A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Coffee Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good all the time. Thank you, Lord. God is good. Amen. All the time. God is good all the time. God is good all the time. Praise the Lord. God is good all the time. All the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting. Live tayo dito sa Jesus Coffee Church. Mondays to Fridays, alas 7 hanggang alas 8. Kasi Pastor Laban, papagpalang gabi sa ating mga kapatid. Yes, thank you Lord. Muli again, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon, sa ating mga kapatid, for joining us sa ating online prayer meeting. Sabay-sabay po tayo magbahagi ng salita ng Diyos through our digital evangelism. Share na natin ang ating live video. Okay, share, write, post, at i-post na natin. Share done na yan. Thank you God. Pakitag na yung mga mahal sa buhay. Pakishare na yung link. Salamat sa mga kapatid natin. Good evening, Patricia. Good evening po, Faustina de la Cruz. Ayan, salamat sa Panginoon. Ate Rica Del, Reina Lindy Boon. Sister Olive Haranilla, good evening. Sa lahat ng kasama mo dyan. Sister Arlene, good evening. Juliet Sar, Adeline Aubrey, Abby Cheng, good evening sa inyo. Ate, ayan, Celine Rovilio, Sister Lola, salamat sa Panginoon. We are on our third day sa ating Keys to Peace. Paano nga ba natin matatagpuan at mararanasan ang kapayapaan ng Diyos? Dito natin yan malalaman sa OPM. Ayan. Kasabay nito, sama-sama po tayo humingi ng gabay sa ating Panginoon. Manalangin tayo at ayan nating maranasan ng Kanyang presensya. Salamat sa Diyos na buhay. Panginoon, aming Ama na nasa langit. We just want to thank and bless your name. Maraming salamat po sa pagkakataong ito ay makaririnig muli kami sa iyo. Dalangin ko po na buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang makatanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos. Ito po ay magiging gabay, kalakasan sa aming lahat. Kaya Panginoon, kailangan po namin ang iyong banal na Espiritu. Kailangan po namin ang karunungan, kaalaman at pangunawa. Ibuhos niyo po sa aming lahat. Fill us with your power, Holy Spirit. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid namin for joining us tonight. We pray, Lord, na Ikaw po ay mag-bless sa amin in a special way as we commit ourselves to the hearing and studying of Your Word. Higit sa lahat, hindi lang kami magiging tagapakinig, kundi, Lord, isasabuhay namin ang lahat ng ito. Maraming salamat, Lord. Tonight, we just want to experience Your presence. Nasaan man kami, Lord, iniimbitahan ka namin sa mga awiting ito, Lord, na Ikaw ang aming bayaning tagapagligtas. Bayani ng aming mga buhay. You are our mighty God. Kaya Panginoon, hayaan niyo po na ma-experience namin ang iyong pagsama, ang iyong kapayapaan, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan. Panginoon, dinideklar namin ngayong gabi, magbabago ka ng aming mga buhay. May mga maliligtas. Mayroong Panginoon mga tatanggap ng mga answered prayers. Mayroong mga gagaling sa pangalan ni Jesus. And we are receiving that, Lord God, for tonight. We thank you, Father, our prayer muli, Lord, na you dwell in the praises of your people. Samahan niyo po kami. Ang mga awiting ito ay magdudulot at magbibigay karangalan sa iyong pangalan. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Nataas namin muli ang gawain ito, ang iyong pagsama sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Salamat sa Diyos. Glory be to God. Good evening po sa ating lahat. Welcome namin kayo dito sa OPM Online Prayer Meeting. Sa mga kapatid natin, kakapasok pa lamang, kakatapos lang nating mag-pray. Maya-maya, kakanta tayo, El Gibor. El Gibor. Ayan po ay isang Hebrew word. El means God. And Gibor, it means mighty or hero, bayani. At syempre, wala tayo ibang bayaning Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
Yan, our mighty God. Awitin natin. Hello po, Sister Josie, watching with your daughters and apos, mga taga Antipolo. Magandang gabi sa inyo. Mami Ben, joining us tonight. Pastor Bong, Ilaga, Pastor John, good evening. Good evening, Mary and Mary Joy and Melody Pagioni ng Amor, Sister Mao, Kathleen Sabio, sa mga first time, pakitype dyan, new blessing! Aster Signo, good evening sa'yo, Aster. Sister Janet Kison, sa lahat ng kasama nyo at nanonood sa kantin, isang malakas na amen! Salamat sa Lord. Welcome po sa ating online prayer meeting, Sister Arlene Vinson. Praise God! Yan! El Gibor. Okay, pakipos yung ating lyrics dyan. Jesus Comfy Church. Brother Amado Guhel, Sister Luz Rasatin, Tita Edna Cruz, Sister Michelle Montoya, sa lahat ng inyong family, samahan nyo kaming umawit at magpuri sa ating Panginoon. Are you ready? Excited to praise the Lord. Yan, salamat sa Diyos sa buhay. Awitin natin to. El Gibor, ang bayani ng ating mga buhay. Praise God. Okay, let's sing this song to the Lord, El Gibor. Thank you, Lord. Salamat sa ating tagapagliwta. Bayani ng ating mga buhay. Sanggol na lalaki, isinilang para sa atin, ang Diyos ay kapiling natin. Hallelujah! Ang kanyang pamamahala, katarungan at katwiran, magpakailanman. Tumawag tayo! Tumawag ka sa pangalan niya, iyak na darating siya. El Gibor! El Gibor! Bayani ng buhay ko, aming Diyos at hari, magtatagumpay ka lagi. Amen! El Gibor! El Gibor! Si Jesus na ang malakas, hindi ka mapabayaan, magliligtas hanggang wakas. Bayaning buhay, maaasahan at malalapitan. Siya'y bayaning maaasahan at siya'y malalapitan sa oras ng kagipitan. Hallelujah! Palagi kang sasamahan sa kahit ano ang laban, matibay na sandala. Tawag na! Tumawag ka sa pangalan niya, tiyak na darating siya. El Gibor, bayani ng buhay ko, aming Diyos at Hari, pagtatagumpay ka lagi. El Gibor, Jesus na magliligtas hanggang wakas. One more time! Bayani ng buhay ko, woo! Aming Diyos at Hari, magtatagumpay kang lagi. El Gibor, Jesus lang ang malakas, hindi ka papabayaan, magliligtas hanggang wakas. El Gibor, isa ang ating Diyos na makapangyarihan, pinasuko ang kadiliman. Thank you, Lord.
asahan mo, Panginoong Hesus. Come on, church! Diyos na makapangyarihan, libingan ay iyong iniwan, kadiliman ay pinasuko mo. Bangon ka sa kamatayan, iwanag mo ay nasilayan, tagapagligtas ng buong mundo. El Gibong, bayani ng buhay ko, aming Diyos at Hari, magtatagumpay kang lagi. El Gibong, Jesus lang ang malakas, hey! Hindi ka pababayaan, magliligtas hanggang wakas. El Gibong, bayani ng buhay ko, yeah! Aming Diyos at Hari, magtatagumpay kang lagi. El Gibong, Jesus lang ang malakas, papabayaan, magliligtas hanggang wakas. El Gibong. Thank you, Lord. Siyang bayani maasal. Salamat sa aming tagapagligtas, aming Diyos, aming Hari. Salamat, Panginoon, sa aming pagtawag, ikaw ay nakikinig. Masagot ka. Kaya patuloy kaming tatawag sa iyong pangalan. Amen. 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 Thank you, Lord. El Gibor, our mighty God, tagapagligtas, bayani. Salamat sa Panginoon. And thank you for that powerful song, keeping us alive. Ayan, ngayong gabi. Salamat sa Panginoon. Sa ating mga kapatid for joining in that praise and singing to the Lord. Salamat sa Diyos. We know that you are blessed sa pagsama natin at pagpupuri sa Panginoon. Kung kakapasok mo pa lang, welcome ka namin dito sa OPM! Online prayer meeting. Live tayo dito sa Jesus Comfy Church. Mondays to Fridays tayo, mga kapatid. Alas 7, alas 8. Kaya stay tuned ka lang at mapapagpala ka ng ating Panginoon. Amen! Good evening po sa ating mga first time. Pakitype naman dyan, new blessing. Good evening, Ma'am Connie Red. Tita Nida. Tito Rennie. Thank you, Lord. Cash, Ashley, Karen, and Ash. Good evening din sa ating mga kapatid sa J Comfy Canada. Sister Charity, Jem. Good evening, Brother Trini, Sister Josel, Brother TG. Brother Roy Limpin, Sis Ara. Praise the Lord sa buhay ninyo. Si Cyril Ann Domingo, Ate Ruth, good evening. Daddy Long, praise the Lord. Brother Yuri, Brother Lito Munoza, Brother Jonard, Sister Winnie, good evening there, Sister Maya, Brother Herman. Sister Mami, si Mami Cynthia, Serafica, good evening po. Ninyo Velasco, Sherry Clarion, hello sa inyo. Jezebel Llagas, good evening. Muli, ini-invite namin kayo na pakishare po yung live video natin para sa ating gawain. Malapapalagana pa natin ang salita ng Panginoon. Isang type na lang. May share na natin to. Isang click na lang. Good evening po. Hello sa inyo, Brother John Lo. Si Sister Ritz Season. Salamat sa Diyos. Princess, good evening. Si Brother Eric Cardenas. Good evening po yan. Salamat sa Diyos. Sister Rich Season, Sister Vilma de la Cruz, Suzette Montemayor, mga kapatid natin sa China, Sister Linto Quaresma, Agnes Medallion Anglo. Ganun din sa mga kapatid sa J County, Greece. God bless you, Pastor Bong, Sister Ching Gonzalez, Sister Charito Mapalo, Sister Liza Jeronimo. Salamat sa Diyos. Mga kapatid natin, tuloy-tuloy ang gawain. Ganun din sa ating J Comfy, California, Chicago. Hello sa iyo, Brother Romel, Sister Kay, at Kane Domingo. Good evening sa ating mga kapatid. Tuloy-tuloy tayo. Papunta na tayo sa Word of God, Analea Vidal. Pero Comfy break muna tayo. Comfy break.
dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yes, para sa ating Comfy Break for Picture, one verse, matatagpuan nyo sa J Comfy page. Ang verse is Psalm chapter 27, verse 14. Sabi rito, wait patiently for the Lord. Ayan, be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Sinasabi dito na tayo po ay tinuturuan na magtiis at maghintay. And hindi ito bago sa atin. At ayaw naman ng mga tao maghintay eh. Gusto natin instant, gusto natin mabilis. Pero alam mo, ang salita ng Panginoon ay tinuturo sa atin na kapag tayo naghihintay and waiting patiently for the Lord, ito po ay ekspresyon ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya mga mananampalataya ng Diyos, hindi yan naiinip sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Matututo tayo maghintay because alam natin na the best ang naghihintay din para sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa ating Comfy Break. Ayan, thank you Lord. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord sa ating mga winners sa Comfy Break. Weekly po yan, kaya sagot kayo sa ating comment section doon sa J Comfy page. Yung mga original compositions natin, marinig nyo po yan, mapapanood sa ating YouTube channel. Follow kayo doon, subscribe sa YouTube, Jesus Comfy Cavite. Salamat mga kapatid ha, sa inyong support at syempre sa inyong gawain para sa Panginoon. Papunta na tayo sa Word of God, pangatlong araw na natin. Hello sa iyo, Jovi Melis from the Lord. New blessing, Brother Romy Balsita. Salamat sa pag-share, salamat sa pag-tag. Open natin yung Bible natin in the book of Philippians, chapter 4, verse 6 to 7. Yan ang ating babasahin. Philippos, chapter 4, verse 6 hanggang 7. Kapag linggo po tayo mga kapatid, ay alas 10 ng umaga. Kaya kung hindi nyo napanood yung ating Sunday service, sigurado mabe-bless kayo kung bibigyan nyo ng panahon. Ang pinag-uusapan natin doon is dealing with disappointment. Ikaw ba'y nabigo? Ano ba yung dapat mong gawin kapag ikaw ay nabibigo sa buhay? Kapag may inaasahan kang hindi nangyari, paano mo ito haharapin? Paano ka magre-respond? Panoorin mo yan sa ating J Comfy page. Ayan, thank you Lord! And as we open our Bibles, kung may Bible ka, pakitype naman dyan, I am ready. Sa mga nag-share, pakitype, share dyan ha. Makikita natin dito, ayan, may mga top fan, number one, sharer. Yung iba hindi sharer, pero dalangin ko, gawin mong i-share ang video na ito. Doing it not for men, but for the glory of God. Ayan, salamat sa Diyos. Sa ating mga faithful kingdom partners, Sister Jessica Kison, good evening sa iyo. Salamat sa iyong family. Ayan, thank you Lord. Mira Mendoza. Basahin natin ito, ang ating Philippians chapter 4, 6 to 7. And salamat muli. Nabalikan natin ang ating mga faithful kingdom partners, builders, and givers. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagbibigay sa kanyang kaharian. Tanggapin niyo yung masaganang pagpapala. Totoo, hindi tayo makakapagdala ng kayamanan sa langit. Pero, yung kayamanan natin dito sa lupa, pwede kang mag-invest sa langit. Yun ay sa pamagitan ng pagbibigay. Sinabi yan ng Panginoon na huwag tayo mag-impact. Nag-impok ng kayamanan dito kasi may nagnanakaw, kinakalawang, nasisira. Sa langit tayo magbigay, mag-invest. At doon wala pong magnanakaw at ma-enjoy natin ito. Kaya naniniwala ako, bawat sentimo, bawat piso, bawat dolyar na inyong ipinapadala sa ating GCash, ayan, sa video natin, meron niyang bahagi sa karya ng Panginoon. Babalik yan ni Lord sa iyo, hustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Kaya kung ikaw ay na-bless, pinagaling, sinagot ng Panginoon ang panalangin, magbigay ka. Bilang pagsamba, pasasalamat sa ating Panginoon. Good evening, Brother Jomar Gazingan, Yolanda Garcia, Sister Cynthia Oleta, Brother John, good evening, Julieta Martinez, Brother Henry, Daddy Steve Reynolds, good evening, Brother Efren, Sister Noemi. Sabay-sabay nating basahin ang salita ng ating Panginoon, Philippians 4, verse 6 to 7.
Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y naki Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Samahan niyo ako manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kapayapaan na pinagkakaloob mo sa amin. Tunay nga na ikaw ang pinagmumulan nito. Kaya Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magturo, mangaral, mangusap ka sa aming lahat. Sa mga first time, second time na kasama namin, pagpalaing sila. Maging sa mga regulars, Lord, bless us with your peace. Panginoon, maraming salamat. Hindi lang kami magiging tagapakinig. Isa sa buhay namin ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Glory be to God. Ayan, good evening po sa ating lahat, sa ating OPM. Welcome kayo dito sa online prayer meeting natin. Mondays to Fridays po, alas 7 hanggang alas 8. We are Jesus Comfy Church. Ini-invite namin kayo to please follow and like our page. Mondays to Fridays tayo nag-schedule ng mga posts, Bible verses, encouragement, mga ginagawa natin. Kaya lagi kayo updated kung kayo po'y naka-like and follow. Kasabay nito, ating YouTube channel, si Pastor Roban at yung ating mga awitin nandun. Sabayan natin. Patuloy tayo mapagpagpala ng ating Panginoon. Pinag-uusapan natin dito, keys to peace. Lahat ng po na tao ay gusto ng makaranas ng kapayapaan. At pinag-uusapan natin to sa limang araw na isang buong linggo na ito na tayo po ay paano ba magkakaroon ng kapayapaan sa tuwing nariya ng pag-aalala, pagkatakot, pangangamba. Pangayong pangatlong araw, pag-uusapan natin ang isang susi, panalangin. Para maka-experience tayo ng peace. Gusto ko kayong tanungin, personal answer mo ito, no? Ikaw to mismo, ano yung dahilan o maaring excuse ng mga tao bakit hindi nananalangin ng tao? Ayan. Alam naman natin, kapag nagpe-pray tayo, kinakausap natin ang Diyos eh. Pero ano yung mga dahilan? Bakit ba hindi nagpe-pray ang tao? Paki-comment nga dyan, mga kapatid. We all know that prayer is powerful. We all know that when we pray, God listens. We all know na kapag nagpe-pray tayo dito, nakikita yung pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Ikaw personal, bakit nga ba hindi nagpe-pray? Ang isang tao, no, sabihin niya, number one, siyempre, may mga sagot dyan. Okay, thank you. Busy. Pastor, sobrang busy na sa trabaho. Wala na akong panahon mag-pray. Pwede, okay. Totoo yan eh, maraming pagkakataon. At naalala niyo yung pandemya, di ba? Ngayon, nung nag-lockdown, nung hindi na busy, lagi lang nasa bahay, lalong nagpe-pray. Kaya minsan, inaalis ng Panginoon yung pinagkakabisihan natin eh. Para tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya, sa panalangin. Ano pang mga sagot dyan? Okay? Maraming blessing. Totoo yan eh. Kapag pinagpapaala ka, nakakalimutan natin mag-pray eh. Hindi ba? Pagod. Oo, factor yan. Yung physical, emotional, mental. Pagod ka na. Okay? Guilty. Okay, merong may kasalanan kasi. Di ba naranasan nyo na yon na kapag ikaw talaga, alam mo, gumagawa ka ng kamalian, hiyang-hiya ka lumapit sa Lord. Hiyang-hiya ka magsimba. Naku, iya Lord, baka naman kahit makasalanan ako, pero kailangan ko ng ganito Lord, tulungan nyo po. Pero Lord, hiyang-hiya. Wala eh, di ba? Naranasan natin, eto talaga, tinatamad. Oo, totoo yan, tamad lang talaga. Natamad tayo manalangin. Pero kapag manonood tayo ng movie, ilang mga episode, series sa Netflix, wow, talagang gising na gising. Pero pag prayer, tulog. Okay, kasi tinatamad. Hindi niya gusto talaga, no? Okay, busy maglaro. Okay, salamat sa mga comment. Talagang mga totoo kayo, ha? Busy mag-cellphone. Okay? Alam niyo yung isa sa nagiging challenge na kumakain ng oras natin is yung browsing. Alam mo yun? Mindless browsing. Ano ibig sabihin? Naging trap na tayo lahat dito eh. Yung scroll ka lang na scroll sa Facebook mo. Sige, hanap ng balita. Ano nang nangyari sa kanila? Sino nag-post dito? Ano yung pinuntahan nila? Lahat ng yun, ang dami po ng friends.
5,000 o 5,000 buhay ng tao pa, panoorin mo. Ubus na oras mo, 3 oras na, hindi ka pa nakakagawa, hindi ka pa nakapag-pray. Ano nangyari sa buhay ko ngayon araw na ito? Browse lang ako ng browse. Mindless browsing. Ng Facebook, ng YouTube. Okay, ano pa? Nakakalimot. Totoo. Nakakalimot. Kasi nga, busy rin, siguro, no? Well, marami pong reason. Salamat po sa inyong mga comment, no? Ayan. Ayan, maganda yan. Nag-i-scroll sa Shopee. Add to cart. Lahat, no? Kahit di kailangan, i-add to cart, di ba? Pero yung ating provider, yung source, nakalimutan na natin, di ba? Ayan, siguro lahat po tayo na guilty na dyan. At tayo, aray ko, pastor, tinamaan ako. Oo, totoo yan. Iyan yung mga dahilan bakit di tayo nagpe-pray when we know that prayer is powerful. Isa sa mga dahilan talaga na nagiging root cause why people do not pray is yung word na lukewarmness o yung apathy na wala siyang pakialam, no? Wala siyang masyadong malalim na relasyon sa Diyos. Magpe-pray siya pag sinabi mong maligamgam yun eh. Magpe-pray, sige, mag-pray tayo. Pero pag hindi mo sinabi, hindi siya magpe-pray. Wala siyang pakialam. Kumbaga parang, kasi wala siyang relationship sa Diyos. Kilala niya ang Diyos, pero wala talaga siyang relasyon sa Diyos. Minsan, ang nagtutulak sa kanya para mag-pray kapag may mga aksidente, may nagkasakit. Pero the truth is, that person is lukewarm in his relationship with God. Ano pa? Tama yung isa. Sinabi niya, yung lifestyle niya talaga is a rebellious, disobedient lifestyle na nagtatago na, Lord, eh, bakit ako magpe-pray? Kaya ko na eh. Di ba? Parang eh, may kasalanan kasi. Nakakalimot na. At alam mo yun, dahil sa takot, sa guilt, sa shame, eh di ba si Adan, si Eva nagtago? Eh kasi may kasalanan sila eh. Ganun yung isa sa mga dahilan. And ano pa? Yung lack of forgiveness. Dahil nga ang puso ng tao ay basa ng Panginoon, every time na nagpe-pray, pinopoint out ni Lord, magpatawad ka. Ngayon ayaw niya na kasi nagigilty siya. Hindi niya ma-release yung forgiveness na yun. Hindi siya makasunod sa area niya na yun. Ngayon, tama, yung isa, yung ating pagiging sobrang kumpiyansa, tiwala sa sarili, o yung overconfidence to ourselves, to our power, to our strength, to what we can do. Yan po yung mga dahilan bakit hindi nananalangin ng tao. Ang goal natin ngayong gabi is we should develop a heart, no? Humble heart to turn to God through prayer. Na lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin so that we will experience the peace of God that will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Sabi dun sa Philippians chapter 4, binasa natin kanina verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Do not worry about everything. Sabihin mo everything. All issues of life. Ano yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng alalahanin? The word there sa English, anxious. Sa Tagalog, balisa. It means an ease. Or yung iba sabi rito, our nervousness, experiencing worry about an imminent event or something with uncertain outcome. Yung ano mo yun, hindi pa nangyayari, niisip mo na, ba't ganun? Baka siya ay magkaroon ng ganyan? Baka ito ang mangyari? And yung worry, hindi yung maganda sa tao. Iisip ka ng isip, it's like meditation, pinag-uusapan natin kahapon. Kapag lagi mong iniisip yung mga problema, mag-aalala ka na hanggang matakot ka na. Kasi isa sa mga synonym, parehong salita ng worry is yung pagiging fearful. So sabi dyan, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Hindi ito suggestion. Utos ito. Hindi ito suggestion. So ibig sabihin, kapag nag-aalala ka, hindi yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ulitin ko, kapag nag-aalala ka, hindi yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Sabi niya, in everything. Saan ba tayo nag-aalala? Saan ba tayo nababalisa? Ano ba yung mga bagay, the worries of life? Maring pastor, eh, hindi naman maiiwasan eh. Oo, totoo, hindi mo maiiwasan mag-alala, lalo na pag dumarating na may mga bills. Di ba? It takes away the peace in our hearts, in minds, na saan ako kuha pambayad? Wala pang ganito. Hindi pa dumarating yung ganito. Nako, ang dami na namin mga pending, ilang buwan na kaming delay sa mga payments namin. Kapag ikaw nag-aalala, sabi doon, huwag kang mag-alala. Saan pa tayo nag-aalala? Our daily needs. Araw-araw pangangailangan, pangkain. Yung iba'y nag-aalala para sa kanilang mga anak.
na nagtatrabaho, napasok, nabiyahin, ako, baka mapano sila, baka mahawa sila, hindi ko alam kung sino yung mga kasama nila, eh kailangan niya magtrabaho. Sometimes we worry about ourselves, na iniisip natin, ako, paano na ako, paano na mangyari sa buhay namin, paano yung mga pangangailangan ko, and even in our health, sa kalusugan natin, lalo ngayon na may kumakalat na virus, are you a warrior? Kung ikaw ay warrior, itong lesson na to para sa'yo. At kung hindi ka naman warrior, praise the Lord, pero ito ay dapat maging lesson sa'yo para maging maingat ka. Kasi hindi kalooban ng Diyos sa ating mga buhay na tayo po ay mag-alala. Ang sabi niya doon, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Hindi lang siya bastang utos, binigyan na tayo ng solusyon. Sabi niya, sa halip, ilapit sa Diyos. Ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo. But in everything, pray. Sabi dito, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Dalawa yung word na ginamit, prayer and supplication. Magkaiba yung bagay na yun, yung salita na yun. Yung prayer, it's a way of communication. It's a communication with God. Paano ka nakikipag-usap sa Diyos? That is prayer. But supplication is different. Ang supplication ay paghingi sa ating Panginoon. Marami sa atin nakikipag-usap sa Diyos pero hindi naman humihingi. Meron din naman, puro lang hingi sa Diyos pero ayaw niyang kausap ang Diyos. Magkaiba yung dalawa na yun. Sino tayo doon? I pray that we communicate, we pray to the Lord. Kinakausap natin yung tatay natin. Lord, ito yung nararamdaman ko. Lord, salamat kasi ang ganda nang nangyari sa araw ko ngayon. Lord, thank you, na-promote ako. Lord, salamat, piningatan mo ako, nakauwi ako ha. That is prayer. And supplication is, Lord, kailangan po namin ng pambayad sa ganyan. Lord, kailangan ko po ng healing. Lord, pinagpe-pray ko po, Lord, samahan niyo po yung anak ko. Magkaiba! Kaya alam niyo ang sabi rito, para daw tayo ay hindi mag-alala. By prayer and supplication, present your request to God. Kailangan natin gamitin to. It's powerful kapag naiintindihan natin ang kahulugan nito. Alam niyo sa Bible, yung salitang prayer ginamit yan 313 times in the King James Version. Yung pray, yung word na prayed, okay, yung past tense nun is 65 times. Prayer, 114 times. Praying 20 times. Pag pinagsama-sama mo yung 512 times, ang daming beses itong binabanggit sa Biblia na nagpapakita at nagtuturo, kailangan natin itong gawin. Kailangan natin itong isabuhay. Hindi lang information, but we need it to have an application sa ating mga buhay. Maraming tao, alam nila, kailangan nila mag-pray, pero hindi sila nagpe-pray. Kaya hindi siya nagpe-pray, nababalisa. Ito na yung susi, pinahayag na sa atin. And we worry. Bakit ba nag-worry yung mga tao? I'll give you just quick answers because we do not know who God is. Nag-aalala tayo kasi hindi natin kilala ang Diyos. Wala tayong relationship sa ating Ama. Nung nagtatanong yung mga disciple kay Jesus in Luke chapter 11 verse 1, sabi nila, Lord, teach us how to pray. Nakita kasi nila na yung power ng Panginoon Jesucristo, it comes from His personal prayer life. Kapag bago siya magsimula ng araw niya, nagpe-pray siya. Nagmi-miracle ang Panginoon. Pagkatapos ng kanyang miracle, nagpe-pray na naman siya. Nakita nila yun. Ito yung secret ng power ni Lord. Yung kanyang prayer sa kanyang Ama sa langit. And maybe we worry. We worry so much in life because hindi natin kilala ang Diyos. Kaya nga sa simula ng Lord's Prayer, ano sabi doon? Our Father, who art in heaven, sabihin mo, our, o yung aming Ama, Ama namin sa langit, ibig sabihin, meron kang relationship. Nakapag nagpe-pray ka, talagang kilala mo yung tatay mo. We worry because we do not trust what He can do. Hindi natin pinagtitiwalaan or we do not know why o ano yung kaya gawin ng Panginoon sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, dito papasok yung pagbabasa ng Biblia. Yung pagkilala sa kayang gawin ng Panginoon. Kapag nabasa mo yung Bible, hindi ka magwo-worry. Kasi makikita mo kung paano pinakain ng Panginoon ang 5,000 lalaki
Kasama babae, 10,000. Kasama isang anak, 15,000. Dalawa anak, 20,000. Kung may servant, 25,000. Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. God provided for them. And even more, talagang sobra-sobra pa. Ang dami pang natira. God supplied all the needs of those people. Nabusog silang lahat. Di ka mag-aalala sa pangangailangan mo. Hindi ka rin mag-aalala sa nararamdam mong sakit ngayon. Bakit? If you read the Bible, makikita mo kung paano binuhay ng Panginoon Jesus Cristo ang apat na araw ng patay. Kung apat na araw ng patay na yun, eh, wala nang pag-asa yun. Pero sa Panginoon, laging may pag-asa. Buhay si Lazarus. Binuhay ng Panginoon. Hindi ka matatakot doon sa mga kaaway mo. Kasi when we pray to God, Hezekiah prayed to God, nagpadala ang Diyos ng anghel at ginapi ang kanyang mga kaaway. Isang anghel lang, tinalo ang 185,000 ng mga kawal. We will not worry in life when we know what God can do. Dito papasok yung Bible. Yung relationship natin. We trust, we worry because we trust on things that are not secure. Siguro dahil kaya tayo nag-aalala, nangangamba, balisa ngayon kasi ang pagtitiwala natin hindi sa Diyos, kundi sa mga bagay na hindi sigurado. Ano ang mga bagay na hindi sigurado? Kumpanya, trabaho. May sigurado bang trabaho ngayon? Anytime pwede magsara kumpanya. Wag naman, pero we know the truth. Walang permanente. Trabaho, posisyon, galing, lakas. Biglang nagkasakit, hindi na nakapagtrabaho, nanghina, hindi na nakapasok. Business, uncertain. Salary, people. Yung mga nagpapadala sa'yo, yung mga nagre-remit sa'yo ng mga pera. We cannot trust those things. It is uncertain. Money, it is uncertain. Kung meron tayong pagtitiwalaan, pagtiwalaan natin ng Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng panalangin. Kapag hindi tayo nagpe-pray, we're saying, Lord, sobra akong busy, hindi kita kailangan. Siguro pag hindi na ako busy, tsaka lang kita kakausapin. That's what we're saying in our life. Kaya wala tayong peace sa ating puso. Alam nyo, kapag hindi tayo nananalangin, para ka naglalakad sa dilim na nakapiring ka pa. Ang hirap na nun, ang hirap maglakad sa dilim, tapos nakapiring ka pa. Yun ang tao na walang panalangin. You do not have the light of God's guidance and direction in life. So ito na yung magtutulak sa atin. Lord, kailangan ko ng guidance mo. I need to pray. And when we do not pray, we're just walking and living and seeing what is natural. Kung ano lang yung nakikita mo, yun lang yung nagiging buhay mo. Nakikita mo ba yung virus? Hindi mo nakikita eh. Pero ang Diyos nakikita niya yan. Kapag nagpe-pray ka, ang Diyos kumikilo sa mga bagay na hindi mo nakikita. Siya'y nagpapadala ng mga anghel na hindi mo nakikita. Kapag nananalangin ka, hinahawi ng Diyos ang iyong daraanan para ikay maligtas. Pinoprotektahan ka ng Panginoon sa mga kaaway na hindi mo nakikita. And when we do not pray, we're living in the natural. Para bang kotse, walang gasolina. Yan ang tao na walang prayer life. At nagtitiwala tayo sa sarili nating lakas. Tandaan mo, mapapagod ka din. Tandaan mo, darating yung panahon, sabihin mo, Lord, di ko na kaya. And when the time comes, sabihin ni Lord, oh, pagod ka na, ako naman anak. Manalangin ka sa akin, kaya ko yan. When we do not pray, it means that we have pride in our heart na hindi natin kailangan ng tulong ng kahit sino. Eh hindi, meron namang gamot eh. Hindi, meron namang doktor, may operasyon. When we do not pray, it is it's pride of life. Hindi, may pera pa naman ako para pambili ng mga pangangailangan namin. Hindi, kaya yan. Nandito lang ako, tutulungan kita, bibigyan kita magandang advice. Bibigyan kita wisdom. It's depending and trusting in our own strength and wisdom. Kapag hindi tayo nananalangin, para po tayong lumalabas ng bahay, nakikipaglaban sa gera, na wala tayong dalang sandata, wala tayong panangga. Kapatid, huwag kang tamarin. Kailangan mong manalangin at ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. May mga bagay na hindi tayo nakikita, but when we turn to God in prayer, God moves in our life. Bakit tayo binibigyan ng peace? Ang sabi dito dun sa binasa natin, Philippians 4 verse 7. Kapag ginawa nyo ito, kapag nanalangin ka at hiniling mo sa Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ng may pasasalamat, hindi lang bastang manalangin. Manalangin, communication, that's prayer. Supplication is asking what you need in life, asking God for the things that we need. Ulitin ko, hindi lang tayo kumakausap.
sa Panginoon, humingi ka din. At hindi ka lang basta hingi ng hingi. Kausapin mo rin yung tatay mo. Kasi meron siya ibibigay sa yung direction, may pinapagawa siya. Number one, why prayer gives us peace? Bakit bibigyan tayo ng kapayapaan? Sabi doon sa Philippians 4:6-7, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Na siya mag-iingat sa iyong puso't isipan dahil na kay Jesus na kayo. Eto, bakit, anong dahilan? Bakit may peace when we pray? Because when we pray, we are placing our weak and tiny hands in the great and mighty hand of God. Ulitin ko po, when we pray, God gives us His peace because we are placing our hands, our weak, our tiny, our small, the small things that we can do to the greater, powerful, mighty hand of God. Kapag nananalangin ka, kapatid, sinasabi mo, Lord, kaya mong gawin higitan yung mga ginagawa ko. Ikaw na po ang bahala sa aking buhay. Lord, itong buhay ko, ang future ko, yung anak ko, yung business ko, nilalagay ko na sa iyong kamay. And we know what God can do in our life. Siya ang lumikha sa atin. Sabi sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala nyo sa kanya lahat ng kabalisahan ninyo. Pastor, itong asawa ko, talagang dito ako nag-aalala, lagi ako nababalisa, ipagkatiwala mo kay Lord. Lord, ikaw na po magbago sa asawa ko. Lord, one day, aalisin niya na ang mga bisyo niya. Sa pangalan ni Jesus, gigising na lang siya na nabago na yung kanyang desire. Ayaw niya na ng sigarilyo, alak, ayaw niya na ng droga. Lord, palayain mo na siya sa mga bisyo. Lord, ipinagkakatiwala ko na sa iyo itong anak ko. Gigising na lang siya na isang araw na may puso na nagsisi, hindi na siya magre-rebelde. Alam mo kasi, pag hindi natin ipinapanalangin yung mga issues ng buhay natin na yan, we are depending on our own strength which is limited. We are depending on our own patience na naiinit ka na yung ulo mo, nagagalit ka na, kung ano na yung masasabi mo. Ilagak mo sa Diyos, ibigay mo sa Diyos, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Yan ang kailangan mong gawin. Ilagay mo sa mas makapangyarihan. Hindi kita kayang baguhin. In your prayer, ha? Siyempre, hindi mo sasabihin sa kanya, ibinibigay na kita sa Diyos. Kunin ka na ni Lord. Hindi ganun. You do it in prayer. Lord, itong nanay ko, itong tatay ko na unbeliever, Lord, ikaw na pong bahala sa puso nila. Pihitin mo patungo sa iyo. And Lord, I pray na makita ko sila habang buhay pa sila na na-born again na sila. Amen? And alam mo, when you lift up all your worries to God, sabi niyo, He cares for you. And alam natin, kapag ang Lord nag-care, talagang isusupply niya mga pangangailangan. Iba mag-alaga ang Diyos. Sabi niyo sa mga kasama mo, iba mag-alaga ang Diyos natin. Iba siya mag-alaga sa kanyang mga anak. Mas magaling pa sa nanay mo. Mas magaling pa sa tatay mo. Mas magaling pa sa caregiver mo. And meron tayo mga trusted people na pwede mag-alaga sa atin, sa mga magulang natin, nakapagkasama nila yon, kumakampante tayo even more. When you put your cares to God, when you cast your cares to God, mas magaling si Lord sa kanila. Mas makapangyarihan si Lord sa kanila. Because God is the source of everything. He can give them peace, He can give them comfort, He can provide for the needs, God can protect them completely, God can save them from their enemies. When we pray, we are putting our hands, little, tiny, weak hands, to a greater hand, mighty hand of God. Kaya nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Kasi kilala mo siya. And last, pangalawa, prayer. Why prayer gives us peace, it's like trusting our life to someone who is more powerful than us. Meron ka bang kasama, mahal sa buhay, kaibigan, best friend, na kapag kasama mo yung kampante, yung mga magulang mo? Kapag yung tao na yung kasama mo, talagang relax lang yung mga magmamahal sa'yo kasi alam nila na iingatan ka nila. Eh, ganun din yung panalangin. When we pray, we have peace. Kasi alam nyo na lahat ng mga issue ng buhay natin na ipinagkakatiwala mo, yung hindi natin kayang gawin, kaya niyang gawin. I would like to read in Isaiah 40:28-31. God is more powerful. Sabi dito, hindi nyo ba alam, verse 28, ayan, it comes from knowing God. Hindi nyo ba alam?
O hindi nyo ba narinig? So kailangan marinig natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo. Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Sinasabi rito ni Prophet Isaiah na ang Diyos, kung kikilalanin mo lang siya, sobra siya, makapangyarihan siya. Siya ang dakilang Diyos. In verse 29, pinalalakas siya mga nanghihina at ang napapagod. In verse 30, kahit ang mga kabataan ay napapagod. Ayan. More powerful than the youth ng lulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila, hindi mapapagod. Lumakad man sila, hindi manghihina. We can have the peace of God when we pray because prayer is trusting our life, all our cares to someone who is more powerful. Ibigay mo sa kanya ang iyong buhay, buong pagtitiwala na mas alam ng Diyos ang nakabubuti para sa iyo. And when we put a trust in the Lord, when we put all our cares in the Lord, ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4, verse 7, kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo. Bakit kailangan ingatan ang puso at isipan? Dahil kapag walang nag-iingat dito, papasok yung pagkatakot. Pagkapasok ang pagkabalisa, andyan ang pag-aalala, but the peace of God will be our guard, will protect us from all these things, worries and fears. And matatanggap natin yun kapag tayo nanalangin. And I want to close dun sa huling sinabi niya, ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Mamamangha yung mga tao. Paano ka nakakagawang umiti pa sa dami ng mga problema mo? Because you have the peace of God. Paano ka nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Lord? Eh, ang dami mong problema sa business mo, bagsak. Ang hina ng negosyo mo ngayon. Oh. Paano? Because I have the peace of God. I trust the Lord with my life. I put my cares upon the Lord. Paano ka nakakapagpatuloy kahit meron kang karamdaman, may kahinaan ka? Because I have the peace of God. Na alam ko, hawak ng Diyos ang aking buhay. At kung ano man yung hinaharap ko, alam ko, kasama ko ang ating Panginoon. Hindi nila maunawaan. At kapag meron kang kapayapaan ng Diyos, whatever you face in life, whatever trials, whatever challenge, ang sasabihin mo, Lord, your will be done. Kalooban niyo pong masunod. And that is the peace of God in our hearts. Kaya mga kapatid, kung nanonood, nakikinig ka, kailangan mo ng peace galing sa Lord, isuko mo ang sarili mo. Maring dahil hindi tayo nananalangin dahil sa ating pagkatamad, wala kasi tayong relationship sa Lord, hindi natin nauunawaan ang kapangyarihan ng panalangin, o maybe naging busy lang talaga tayo. But you know what? When we pray, God moves. When we pray, God answers. When we pray, God listens. Kaya simulan natin manumbalik. Huwag mong sayangin ang iyong buhay sa pag-aalala. Huwag kang magsayang ng oras sa kakaisip ng mga problema, patong-patong. Manalangin ka. Kapag ika'y nababalisa, manalangin ka. Kapag ika'y natatakot, manalangin ka. Kapag ika'y nangangamba at nag-aalala, manalangin at matatanggap mo ang kapayapaan ng Panginoon. That peace is Jesus Christ. Kaya ngayong oras na ito, humingi tayo ng tawad sa Lord sa mga pagkukulang natin sa panalangin. Lahat tayo galing sa ating mga puso. If you're that person tonight, sinasabi, Pastor, ako yun eh. Totoo niyan, talagang hindi na ako nakapag-pray. Supplication lang lagi. Lagi lang ako sihingi, pero hindi ko kinakausap yung Ama. Hindi ko kinakausap si Jesus. O maaring tayo, lagi tayo nagpe-pray, pero hindi naman tayo humihingi. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sabayan mo ako sa panalangin, kapatid, at manumbalik tayo sa panalangin sa Panginoon. Ito ang susi para magkaroon tayo ng kapayapaan sa kahit anong problema hinaharap natin. Pray this prayer with us. From your heart, confess with your mouth. Sabihin mo, Panginoong Jesus,
Lord, patawad po sa lahat ng pagkukulang ko sa panalangin. Patawarin niyo po ako, sobra akong naging busy. Nakalimutan kita. Isa po akong makasalanan. Lord, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Gusto ko pong manumbalik sa inyo. Binubuksan ko po yung puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad, sa buhay na walang hanggan, at sa bagong simula. Salamat po sa banal na Espiritu. Lagi niyo po akong palahanan, manalangin, at sa iyo humingi ng lahat ng aking pangangailangan. Magtitiwala po ako sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng ito, tinatanggap ko sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kapatid, kung sumabay ka sa ating panalangin, naniniwala ako pinatawad ka na ng Lord. Lahat ng pagkukulang natin, pagkadapa natin, naging busy tayo, ngayong oras na ito, bagong simula. Nilinis ka na ng Lord sa lahat ng iyong kasalanan. Bagong buhay. Bumangon ka. Magsimula kang muli sa ating panalangin. Humingi ka sa Diyos, kausapin mo ang Diyos. Araw-araw, mararamdaman mo, mararanasan mo ang kapayapaan na mag-iingat sa iyong puso at sa iyong isip. Hindi nila maunawaan because that peace comes from God. Amen! Congratulations for your new life, new beginning. Sa pagsisimula mo, kasama po dyan ang pagtuklas natin. Pagkilala pa ng mas malalim sa Panginoon. Yung kaya yung gawin ng Lord, mababasa mo yan sa Bible. Maririnig mo yan dito sa ating online prayer meeting. Kaya ini-invite ka namin, a personal challenge to you. Etong huling 6 na buwan, ibigay mo na sa Lord. Commit ka sa ating gawain. Lagi ka umatid. Kung di ka umabot ng 7 p.m., manood ka ng replay. At mabe-bless ka. Magbabago, mas maganda ang magiging buhay mo. Tanggapin mo yan sa pangalan ni Jesus. Tapos na tayo in 5 minutes. Let's pray together. Let's pray for healing. Ito na yung pagkakataon. Ano yung mga alalahanin mo? What the things that makes you a warrior? Ngayon, kung nag-worry ka, turn it into prayer. Yun ang sabi ng Bible. Mag-pray ka kapag ikay nag-aalala. Nag-aalala ka sa mga pangangailangan mo? Nag-aalala ka sa mga anak mo? Sa marriage mo? Sa business? Sa trabaho? Saan ka nag-worry? Saan ka nababalisa? Ilagak natin sa Lord at siya ay nagmamalasakit sa atin. Manalangin tayo, kapatid. Panginoon, maraming salamat. Thank you, Father. Ikaw ang Diyos na nakikinig sa iyong mga anak, sa aming panalangin. Right now, you are listening. Sa aking mga kapatid, Lord, kasabay namin magpe-pray ngayon. Meron kami mga alalahanin. At hindi mo kalooban na kami mabuhay ng punong-puno ng kabalisahan. You want us to live a life of faith and put our trust in you. Kaya Lord, itong bagay na ito sa aming buhay, alalahanin sa mga bayarin, sa patong-patong na bill, sunod-sunod ng mga babayaran, pambayad ng tuition, mga projects, thesis, pang-enroll. Lord, dito kami nag-aalala. Pero Lord, hinihiling po namin that you will provide all our needs. Mahiling po kami ng provision galing sa iyo. Hindi kami aasa sa tao, pero gagamit ka ng mga tao para mag-provide. Bless niyo po sila, Panginoon. We're praying, maybe nababalisa kami dahil sa report medical. Sabi ng doktor sa amin, ganito. Sabi ng news, ganito. Kami natatakot, nababalisa. But right now, Lord, we're praying that you will heal us, that you will protect us, our children, and our family. Humihiling po kami ng protection. Ang iba'y nag-aalala sa kanilang mga pamilya, anak, na hindi nila kasama. Pero Lord, humihiling kami ang iyong pagsama sa kanila. Mas makapangyarihan ka, ang protection mo, ang kaya mong gawin. Kaya mo silang ingatan at Lord, alagaan niyo po sila. The best ka mag-alaga, Panginoon. Maraming salamat po for your care and comfort sa aming pamilya, sa aming mga anak. Protect us with the blood of our Lord Jesus Christ. Ano yung mga alalahanin? Maaring ito, Lord, nag-aalala kami sa karir namin, sa business, sa mga plano, proyekto. Lord, tinataas namin sa iyo. If we commit our plans to you, it will be established. Ang kailangan lang namin gawin, magpasakop, magtiwala na ikaw ang gagawa ng paraan sa iyong kalooban. Yun ang nais namin, mangyayari ito.
Panginoon, we're praying for people who are experiencing sickness tonight. O maaaring matagal na ito na kanyang inaalala sa kanyang buhay. We pray in Jesus' name and by the power of the Holy Spirit. Sa latay ni Jesus na ating Panginoon, tinubos ka na, binayaran ang lahat ng sakit, kaya tanggapin mo ang kagalingan. Receive healing in Jesus' name. From the crown of your head and to the sole of your feet, inutusan natin katawan mo, lumayas ang sakit, matunaw ang cancer, lumayas ang virus, pinapagaling ka, mawawala ang bukol, hindi natutubo, you are cancer free. In the mighty name of Jesus, receive it. Huwag ka na mag-alala. Manalangin ka. Tanggapin mo ito, kapayapaan, galing sa Diyos. Hawak ng Diyos ang iyong buhay. Ilagay mo sa Kanya ang iyong sarili. Maraming salamat po, Panginoon, sa kagalingan, katagumpayan, provision, supply sa lahat ng pangangailangan, protection. Tulungan mo kami laging manalangin at humiling ng aming mga pangangailangan. Sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng ito tinatanggap namin. Lahat ng tumanggap, magsabi ng Amen! 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 Salamat sa Diyos na buhay. Kapatid, kung sumabay ka sa ating prayer, naririnig tayo ng Panginoon. Sasagot siya sa kanyang kalooban, sa kanyang panahon. Kailangan nating maghintay, magpatuloy manalangin at magtiwala sa ating muli. Maraming salamat sa mga kapatid natin, sa mga first time, second time, welcome. Kita-kita ulit tayo bukas sa ating OPM. Kung hindi nyo pa nagawang i-share itong ating live video, pakishare na po. Pakitype dyan, share done. Ayan, thank you Lord. At itag na rin yung mga mahal sa buhay, no, para mapanood nila ito. Praise the Lord, ilagak natin sa Lord lahat. Tandaan natin, hindi lang tayo magpe-pray. Meron ding supplication. Manalangin at humingi ng ating pangangailangan. Salamat din sa ating mga faithful kingdom partners. God bless you. The maximum harvest. Kaya kung ikaw, sumabay ka sa prayer, tinanggap mo si Jesus, humingi ka ng tawad, tinanggap ka na bilang anak ng Diyos. Bagong simula, binibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I have peace. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen, amen. Sing of all power is in you, Messiah. He is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join mo dito sa OPM Online Prayer Meeting Mondays to Fridays. Alas 7 hanggang alas 8. Alam ko na bless ka. Maraming salamat. Ako si Pastor Roban. Kita-kita po ulit tayo. God bless you. Have a great night.